Dadating kami sa oras ng digmaan. Binigyan din niya ni Defense Secretary Lloyd Austin III kay Pangulong Bongbong Marcos. Bago bumaba sa pwesto, nanindigan ang Amerika na hindi lang administrasyon ni Biden ang sumusuporta sa laban ng Pilipinas kontra China, kundi si President-elect Donald Trump. Kahit ano daw mangyari sa Pilipinas, ay dedepensahan to ng Amerika. Nag-evolve na kasi ang gera ngayon. Drones na ang pang-atake. Computer na ang winawasak. Kaya sa bagong defense cooperation na pinirmahan, dito mas papaigtingin ang sharing information sa cyber attack. US na rin ang magiging mata ng AFP para sa posibleng joint airstrike laban sa kalaban. Gayun din sa pagtugon sa chemical attack at anumang weapon of mass destruction. This center will enable real-time information sharing for a common operating picture. And it will help boost interoperability for many, many years to come. And it will be a place where our forces can work side by side to respond to regional challenges. Nanganganib nga ang AFP na baatakihin sila ng PLA Navy. Dahil nagbabala si Mauning na pag may inaresto tayo, magkakagulo dyan. At posible pa rin niyang mangyari pag napikon ang mga Chinese. Dito personal na sinabi ni Austin, huwag kayong matakot dyan, Mr. President. Malinaw raw ang sinumpaang tungkulin ng Amerika bilang kaibigan ng Pilipinas, na handa silang mamatay para sa ating bayan. Committed ang US sa Mutual Defense Treaty. And I said before, Mr. President, we're more than allies, we're family. When we share a common vision for a free and open Indo-Pacific, because a region governed by rules and rights helps provide security and prosperity for our two countries and for the whole region. President Biden has made clear our commitment to the defense of the Philippines is higher than ever. Let me say once again that our mutual defense treaty applies to armed attacks on our armed forces, Coast Guard vessels, public vessels, or aircraft in the Pacific, including anywhere in the South China Sea. So make no mistake, Mr. President, we will always have your back in the South China Sea or elsewhere in the region. Today, I look forward to discussing how we've... Nagpasalamat naman si Defense Chief Gibocho Doro kay Secretary Austin. Kung wala raw ang Amerika, baka nasakop ng China ang West Philippine Sea. United States' presence in the Indo-Pacific region is essential for maintaining peace and stability in this region. He has said it, no ifs nor buts. And bilaterally, we have been allies for a very long time. Totoo naman, di ba? Paano na lang talaga kung wala ang Amerika? E di takot tayo mga pagbanggaan sa China. Kayo, nagpapasalamat rin ba kayo sa tulong na laging ibinibigay ng Estados Unidos? I-komento sa baba ang inyong saloobin.